Aratilis o mansanitas. Paboritong kainin ng mga bata. Subalit alam mo bang, maging tayong mga matatanda ay marapat na kumain din ng prutas na ito. Sapagkat nag-uumapaw ito sa mga benepisyo at maaaring maging lunas pa nga sa mga karamdamang nararanasan mo. Katulad ng uric acid, diabetes at marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay mas kilalanin natin ang hindi masyadong pinahahalagang puno o prutas at ito ay ang aratilis na madalas mga bata lamang ang may interes dahil baka ito na nga ang lunas sa mga nararamdaman mo. Kaya kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Muntinglia calabura, cherry tree, Kherson fruit o mas kilala natin bilang prutas na aratilis o mansanitas. Isang klase ng munting puno na kabilang sa pamilya ng mga Muntingiaceae. Pinangalanan itong Muntinglia calabura bilang pag-alala kay Abraham Munting, isang Dutch botanist. Madalas tumutubo ang puno ng aratilis sa mga bansang katulad ng Mexico, Bolivia, Argentina at mga neotropics na rehiyon, gaya din dito sa atin sa Pilipinas. Kung pagmamasdang mabuti ang punong ito, ay agad mo ngang mapupuna ang mga mababalahibo nitong dahon at mga sanga at ang mapupulan itong mga bunga kapag mahihinog na. Ngunit batid mo bang ang pangkaraniwang punong ito at prutas ay ito pala ay napakaraming pagkakagamitan. Una, ang aratilis ay itinatanim sa ilang lugar at pinagkukunan pala ng mga sanga bilang panggatong at mga balat naman na nilalala bilang pangtali. Itinatanim rin ito bilang ornamental na puno o nagsisilbing lilim. Samantalang sa Brazil ay itinatanim naman ito sa tabing ilog bilang pangakit sa mga isda at pagkain na rin nila ang mga nahuhulog nitong bunga. Ang aratilis din ay mainam itanim sa paligid kung kayo nga ay nag-aalaga ng mga honeybees dahil mainam itong pangakit sa kanila at source ng mga pollen at mga nectar. Ngunit maliban pa rito, alam mo ba na mainam pala itong kainin bilang panlaban sa iniinda nating diabetes? Batid nating medyo matamis nga ang hinog na bunga ng aratilis, subalit ito pala ay nagtataglay ng flavonoids, anthocyanin at polyphenols na mga components at panlaban sa sakit na diabetes. Kaya mainam na kumain kayo ng 5-9 na piraso ng bunga nito araw-araw. Nagtataglay rin ito ng anti-inflammatory at antibacterial properties na magsisilbing booster sa ating katawan upang malabanan at maiwasan ang pamamaga ng mga buto at kasukasuan. Mainam rin ito para sa mayroong mga gout, particular na sa mga kalalakihan na unang nakadaranas ng pananakit ng gout at mga joint pains. Ang pagkain ng hinog na aratilis ay maaaring makatulong upang mabawasan o mawala ang sakit ng gout. Kung mataas din naman ang inyong uric acid, ang aratilis o ang prutas na aratilis ang maaaring sagot sapagkat ang kulay nitong deep red o pulang-pula kapag ito ay nahihinog na ay maaaring nagtataglay pala ng mga antioxidant katulad ng anthocyanin na mainam upang makaiwas tayo sa pag-hike o pag-angat ng uric acid level. At maliban nga sa isa itong anti-inflammatory agent, ay mahusay din ito sa kalusugan ng ating mga utak, lalo na nga sa mga tao na mayroong kondisyon kagaya ng cognitive impairment. Pinabababa rin ng aratilis ang ating blood pressure na kadalas ay bunga ng madalas na pagsisigarilyo, pagkain ng mga maalat at mga matataba. Kaya maiiwasan ito sa pamamagitan ng pag-inom ng tsaa
buhat naman sa bunga ng aratilis. Ayon din sa isang pag-aaral at pananaliksik, ang aratilis ay maaaring nagtataglay ng mga anti-cancer properties upang makaiwas sa mga cancer at mga tumor growth. Maaari mo ding gawing tsaa ang dahon at bulaklak ng aratilis na mainam sa mga problema sa prostate, sakit ng ulo at gastric ulcer. Hindi ba't nakakugulat ang mga pakinabang at benepisyo ng prutas na aratilis na maaari mo ngang ikonsumo araw-araw? Kaya nga sa susunod na makakita ka ng puno nito, ay huwag ka nang magdalawang isip pa. Tikman ito, masarap, manamis-namis, at higit sa lahat ay masustansya. Ikaw, ano ang kwentong aratilis mo? Nahilig ka rin ba rito noong kabataan mo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.